Anong rating mo? 10 over 10. 10 over 10? Yeah. Yung sa akin, ang rating ko is mga ano lang, 6 over 10. Huwag kayong magkakamali guys ha. Na-order ko is brown sugar pearl milk. Pero dapat yung brown sugar milk tea dapat. Brown sugar milk tea. Pero na-order ko is yung brown sugar pearl milk. That's why. Akala ko kasi ang ina-expect ko kasi is milk tea siya. Pero milk lang siya with brown sugar. Kaya 6 over 10. Hey, what's up guys? Today is Sunday and we're here in downtown Victoria. I'm gonna use my English mode because I'm sure that the foreigners here, so yeah, okay. Transpose na ulit. Pupunta kami sa Inner Harbor, tatry namin yung hotdog hustling dun sa may Parliament banta. Kikrib kami, hindi pa kami nagla-lunch. Today is weekend, wala kaming pasok parehas. Hindi pa kami nagla-lunch, kaya pupunta kami sa hotdog hustling. So, yan, as you can see, sky is blue and a lot of people outside. Ine-enjoy nila spring / summer. Yun, see you later. Downtown Victoria from spring to summer, it's always like this. Ang ganda. Yeah. Doesn't snow here a lot, but it's really a great place. So what did you buy? How was it? Yeah, nice. I like it so much. Nice. Ooh. Ooh, delish. So this is their iso guys. Hot dog hustling. $5 for one steak. I hope. See you later. My second time here and it's really good. Yeah. If I work here nearby in downtown, I would go here every day. Hey, what's up guys? So, tapos na kami mag-ano.
tapos na kami kumain sa hotdog hustling. So, sarap, sarap siya. 10 over 10 para sa akin kasi ang sarap ng sauce. Diba? Sauce ng isaw. Isaw yung tinry namin sa... ano yung tinry namin? Hotdog. Kalimutan ko din yung in-order niya. Basta hotdog yun yung nakita niyo sa picture kanina. Smoky something. So, andun sila every... Ewan ko kung walin yung date nila pero lalabas dito yung schedule ng hotdog hustling. So, kung dito ako nagtatrabaho sa Victoria talagang, I mean sa downtown Victoria talagang, kukuha na lang ang gagawin ko, magpapaka ko ng lunch ng kanin, tapos dito yung uulamin ko. So, wala yung owner, yung mga owner doon kanina. Hindi ko alam kung owner yung dalawa namin nakita kanina doon, pero usually yung second time ko pumunta dito, sila kuya and ate yung ano, yung nag-serve sa akin last time. At ang sarap ng sauce nila. So, yun. Ang location nila is malapit sa Parliament tsaka sa Fairmont Empress. Yun yung location nila. So, visit nyo sila kapag, ingay guys, may daming sasakyan. So, visit nyo sila doon. So, ang landmark is Inner Harbor ba? Inner Harbor. Parliament. Lalabas din sa screen yung address nila. So, must try siya if you're craving for a Filipino street food. So, yan. Punta kami sa Lagoon. See you later. Bye. Has been like a few minutes after nung nagtambay kami dun sa may Parliament. And ngayon, punta na kami sa Lagoon. So, naisip namin, wala na kami magawa dun sa downtown. So, dalhin na lang namin kayo dun sa Lagoon. Isa siyang pasyalan din dito sa may Vancouver Island. Medyo outskirt lang ng downtown. And ano siya? Sea view. Kumbaga, dalampasigan, parang ganon. So, papakita namin sa inyo. Malapit lang siya dun sa place namin. And, lagi kami pupunta dun, pero hindi kami nakakapag-vlog. So, naisip namin this time, sama namin kayo. And then, magchichika-chika tayo doon. So, kikwento namin sa inyo, a-add namin dito sa mga clips namin today, is yung mga culture shock na naano namin dito sa Canada, na naranasan namin dito sa Canada. So, kung interested kayo ma-rinig kung ano yung mga yun, just keep on watching. By the way guys, after maglakad, parang grabe na yung initim namin. Iba pa rin talaga eh, no? Pag talagang tan ang mga skin, mabilis umitim. Hindi masakit sa balat yung araw dito, pero kapag... pag natamaan ka sa pool. Pag natamaan ka talaga, pag uwi mo, ma-realize mo, ay, umitim pala ako. Char! So yun na nga, chinik ko yung cellphone ni Jello kung nakailang steps na kami today. Kasi para sa akin, sobrang haba na nung nilakad namin. From Caledonia Street sa downtown Victoria, naglakad kami papunta dun sa Parliament and then back. So, chinik ko yung steps namin. Eto na siya. 6,000, naka 6,501. Yeah, 6,501 na kami. O, diba? Kung gusto nyo pumayat, dito kayo tumira sa Victoria. Or sa Canada, in general. Kasi pag summer, mapapalakad talaga kayo. Kasi minsan lang yung maaraw eh. So, kailangan i-experience nyo. Lakad-lakad kayo. Yeah. Yes, ma'am. And by the way, kakalinis lang namin ang sasakyan. Ang dami na naman mga pollens. Ayan o. Pero nagtatanong kayo kung bakit pumunta lang ako dito sa Victoria at dito sa Canada, tumaba ako. Well, hindi pala effective. Kahit mahaba yung nilalakad, nakakataba pa rin pala dito sa Canada. So yun na nga guys, we're on our way to Lagoon. Pero commercial muna tayo ngayon habang nandito tayo sa sasakyan at nagda-drive si Jello. Baka pwede naman manghingi ng driving tips dyan. Ay hindi, then... bawal. Okay, driving tip tayo guys habang nagda-drive ako. So actually, ang hirap na ito habang nagda-drive ako, nagsalita ako. Pero okay lang kasi pwede naman talaga yun. So four-way stop, okay. Four-way stop, whoever comes first, siya ang may right of way. Kung nasa four-way stop ka and intersection, siya ang may right of way kung sino ang nauna. Pero marami pang information about that. Okay, so check the ICBC guide. Sa available yan. Available yan online. O visit nyo yon. Pero sa four-way stop guys,
ano yan, hindi lang yan sa main roads. Meron din yan mga four-way stop like sa inside the mall parking. Kapag nasa parking ka, meron yung mga four-way stop sa mga rural areas. So, be mindful lang na four-way stop applies kapag may nakita kang sign talaga na four-way stop talaga dun sa mga establishment na yon. Pero another thing na mapapayo ko dyan is choose the best and safe answer. Ibig sabihin, kahit ikaw dapat yung unang umarangkada pero merong nauna sa'yo, pagbigyan mo na sila. Otherwise, collision na kakalabasan mo. Okay? Choose the safe and the best answer. So yun. See you. Kita-kit sa Lagoon. Babush! Yun. Hey, what's up guys? So we're back. Kakarating lang namin ulit dito sa bahay. Nagpalit kami ng camera. Check nyo na lang yung difference. So, try namin to kasi di pa namin to na may setting lang kaming tinatry dito. So, ngayon lang namin siya gagamitin talaga. Guys, spoiler alert lang kung papunta ka na dito. Hindi ako car enthusiast pero may mga alam akong mga magagandang brand like sports car. Spoiler alert, marami kang makikita dito nun. Especially pag spring and summer. So, like Ferrari, actually nakakita ko ng McLaren, tsaka Porsche. For sure meron din yan sa atin, especially sa BGC. Pero dito kapag ano, yung mga nakikita kang kakaibang sports car pero same brand pero kakaiba yung design niya. So parang na nakakatuwa lang. Sarap, ang sarap tignan. Ganun. Culture shock. Na culture shock ako kasi actually culture shock ba yung tawag doon guys, yung kapag sa sobrang diverse nila talaga napawaw ka. Like kapag lahat ng mga tao ay galing sa iba't ibang bansa, meron silang iba't ibang culture. Ano yung magiging standard culture ngayon? It's not a problem at all actually since it's a diverse. Everyone is respectful and humble. At the same time, open-minded. So, na-shock ako talaga, like, paano magiging approach ko, ano yung magiging perspective ko, especially kapag nandun ako sa diverse environment. In terms of discrimination or racism, hindi ako naka-experience nun dito. So, people are nice. Minsan may mga nagtatanong kung tagasan ka. Tapos, ah, wow, alam ko yung ganito, favorite ko yung adobo. So, sikat yung mga Filipino food dito sa ibang lahi. So, especially adobo tsaka sinigang. So, yun yung common food na naririnig ko lagi pag pinag-uusapan yung Filipino food. So, yun yung thoughts ko doon. Ano yung masasabi mo doon, love, sa ano? Mga culture shock moments. Oh. Pagkain. Yung pagkain. Kasi sa Pinas, di ba, syempre, Pinas, puro mga pang-Pilipino na pagkain yung meron tayo. Pero dito, grabe, kapag pumunta ka sa grocery stores, marami kang makikita doon na iba't ibang ingredients na pwede mong maluto na galing sa iba't ibang bansa. Tapos, nagulat din ako na meron silang section ng Filipino food sa grocery stores like Walmart, Fairway Market, yung mga typical na malalaking stores dito. Tapos, meron din silang, aside sa mga Filipino foods, meron din silang Mediterranean, meron din silang other Asian foods like Japanese, and meron ding Chinese foods na aisle sa grocery store. So, ayun, isa yun sa mga culture shock moments ko kasi never kong naisip na may ganon sa grocery. Tapos, yung mga pagkain, aside sa mga American foods or Canadian foods, hindi ko akalain na pati sa iba't ibang bansa, like somewhere din sa Europe na pagkain, tapos sa Asia na pagkain, is meron din dun sa grocery. And hindi lang siya yung parang konti, talagang merong nakalaan na aisle para sa kanya. Siguro in connection din yon dun sa sinabi ni Jello na kung gaano nga ka-diverse dito sa Canada. So ibig sabihin nun parang, like, for example, pumunta ka sa Walmart dito, parang they have a dedicated aisle para for different nationality, for if you're
if you came from Caribbean islands or Europe or Asian South or America. Yeah. So countries. So if even if you're watching this vlog and you're from a different country, not from the Philippines, so you don't have to worry about the food as well, kasi meron silang mga iba't ibang choices for food, especially for foreign individuals, like gaya ng mga nasabi namin kanina. Ano pa ba guys yung mga ano, something new sa amin or culture shock kami nung dumating kami dito is yung pay system nila dito, kung paano yung pasahod nila. Kasi most of my job experiences na nabanggit ko sa previous vlog namin, puro ano siya eh, hourly rate siya. So, kakaiba yun. I mean, something new yun sa akin. Kasi nga, usually, kapag galing ka sa Pinas, even if you're working on a fast food industry or regardless of what industry na pinapasukan mo, salary basis yan. Ibig sabihin, fixed na siya per month. Dito, sa on my experience sa retail or even dun sa from retail up to dun sa office job ko, hourly rate siya. Siguro kapag managerial position ka, baka salary na yon. Well, it really depends. Hindi ko, on my experience, yon. Ang kagandahan, no, at least meron ka ng, makukompute mo kagad yung ano, parang estimated na sa magiging sahod mo per cut-off kung per hour yung basis ng job sa salary yung pasahod nila. Ano ba advantage nun? I don't think wala naman siyang advantage talaga. It's just like you have an idea on how much you're gonna get based on your rate of pay, which is hourly nga. Yun lang naman so far ang ano about sa pay. Yung pala guys, isa pa is yung mga ibon mabagal lumipad. Hindi katulad sa Pilipinas na mailap yung mga ibon, dito tantahan lang sila kung maglilipad sila. Tapos siguro kung may maidadagdag pa ako sa mga sinabi ni Jello, is yung transportation. Kasi 'di ba sa atin, parang kapag labas mo ng bahay may tricycle agad, may jeep, dito kailangan mo maghintay ng bus. Scheduled din siya, minsan every 30 minutes, minsan every 20, every 1 hour. Meron nga yung incident na every 1 hour yung bus dun sa pinagtatrabahuhan namin dati ni Jello. Tapos, may moment na naiwan ako ng bus. So, ang ginawa ko, naglakad na lang ako. So, ayun, nakakamiss lang sa Pilipinas. Parang mas gusto ko pa rin yung sa Pilipinas. But at the same time, gusto ko din yung dito kasi very organized din. Kasi kung mayat-maya yung jeep tapos tricycle, parang hindi tayo masyadong aware dun sa time. Kaya din siguro feeling ko masyado silang aware sa time. Kasi yung mga bus nila dito, yung transportation nila on time. So, yun. Isang culture shock para sa akin. I just noticed, guys. Ano pala ito? Shell. Tingnan niyo, oh. Shell. Dito guys sa Esquimalt Lagoon, sa kapila merong body of water, tapos dito din meron. So ito naman, dagat na to. Yung kanina, yun ata yung lagoon. So pumunta tayo dito sa dagat. Maganda dito guys, tingnan nyo yung sand. Yan, tapos may mga wood dito. Pwedeng upuan kung gusto nyo magtambay. Tapos, ayan, yung mountain. Kitang-kita dito. Ayan. Yan yung Olympic Peninsula ng US. So, ayang mountain range na yan, US na yan. And then, meron dito mga ganito. Ewan ko kung para saan. For a bonfire. Pero ang dami naman.
puntahan natin. Tingnan natin yung loob. So guys, maraming salamat sa panonood nitong video na to. Sana nag-enjoy kayo sa mga pa-tour namin and sa pagpunta natin ngayon sa Lagoon. So kung nandito lang kayo sa Victoria, visit nyo tong Lagoon. Malapit lang naman siya sa downtown Victoria. So siguro mga around 15 minutes drive. Maganda dito mag-picnic, kaya bisitahin nyo, try nyo bumisita dito kasama yung mga friends ninyo. And yeah, sana nag-enjoy kayo. Meron din kaming na-share na valuable sa inyo. Comment down below kung meron kayong any questions. Pwede nyo din kami sendan ng message sa aming Instagram account. If you don't know yet, meron kami Instagram, Jess. Angelo. And yeah, an Instagram. Link down below pala, guys. And then, subscribe to our channel for more videos like this. Like nyo na din tong video kung nagustuhan ninyo. And see you on our next vlog. Bye, bye guys! Now.